So for today's video, samahan niyo ako mag-unboxing sa akin na Bilyeng Epson L4260. Mga ate, mga kuya, huwag niyo kalimutan subscribe ang aking YouTube channel. I-click ang notification bell para updated kayo sa aking YouTube channel. Hi guys, isishare ko lang itong nabili kong printer. Epson L4260. Ito pong nabili kong Epson printer. Nabuksan na po ito sa SM Pampanga. Isiset up ko lang po ito para po malaman nyo lang kung paano ilagay yung mga ink niya at saka malaman nyo kung gaano siya kaganda. Sa loob niya, meron siyang disk Epson at saka manual. Ayan po yung kasama niya. Epson disk, manual, tsaka sa loob niya, naka-plastic yung Epson mismo. Dahil isa lang yung ginagamit kong kamay, binuhat ko siyang isang kamay lang. Meron siyang kasamang ink bottle, black. Ito naman, yellow. Meron din siyang cyan or color blue. Ito naman, magenta. May kasama din siyang data cable, power cord. The last but not the least, power supply. Ayan ang mga kasama ng isang box, Epson L4260. Ayan po yung mga laman niya. Isiset up ko itong Epson printer para lagyan ko siya ng ink. Tinanggal ko po yung mga tape niya sa gilid-gilid. Makikita naman sa loob, ayan, binuksan ko yung pinakaloob niya para mabuksan yung lagayan ng ink. Buksan muna sa loob bago mabuksan yung pinaka-ink niya, ink tank. Ayan, makikita naman sa loob yung opener blue, yan, yung tinaas ko, yung apat. May makikita naman kayong color na nakalagay sa ink tank para masunod natin yung color na ilalagay natin sa mismong ink tank. Ayan, hanginun na akong binuksan yung color black. Malaki pala yung bottle ng color black. Ayan, makikita natin. Tapos, sundan natin yung nakagilid ng opener. Ayan. Yung tatlong color pala, yung yellow, magenta, cyan, ay maliliit lang yung bottle niya. Hindi kumpara to sa black, malaki yung black. Ayan, puno natin yung ink tank. Hayaan natin siya mapuno. Matagal lang mapuno yung color black kasi nga malaki yung bottle niya. Diyan pala, binuksan ko muna yung mga plastic nila, yung tatlong bottle. Para dire-diretso ko na siyang ilagay sa ink tank. Mga kuya, mga ate, huwag nyo naman kalimutan subscribe ang aking YouTube channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa aking susunod na video. Pasensya na pala kayo sa aking boses dahil nahiya pa ako mag-voice record at first time ko muna itong gawin. Ayan, pagkatapos kong binalatan yung mismong plastic nila, binuksan ko yung yellow para ilagay ko dito sa ink tank. Ayan. Ang isang bote ng ink ay capacity ng isang ink tank. Hayaan natin siya mapuno. Alam nyo guys, sa full time ma'am, kailangan natin mag-isip kung anong dapat natin kitain sa araw-araw. Para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ang kasunod niya ay magenta. Ayan, isang kamay lang ginagamit ko dyan. Ganun din ang proseso ng ink na magenta, hayaan din siya mapuno. Kaya mga Mr. Jan, swerte kayo sa inyong mga asawa kung tinutulungan kayo sa pang-araw-araw na gastusin.
Ang panghuli ay cyan or color blue. Kaya pala bumili ako ng Epson printer para gamitin ko ito sa invitation na nag-o-order sa akin at saka souvenir. Kailangan ko ito. Alam niyo guys, kahit nasa bahay lang ako, kumikita ako sa maliit na kita. Ang power supply, i-connect natin sa mismong printer, sa mismong likod niya. I-connect ko na itong cable data para sa PC, para magamit natin siya. Nasa gilid po yung kanyang connect, makikita nyo yung USB. Ayan. Pagka-connect nyo, i-connect nyo sa mismong PC niya. Hindi lang ako isang nanay, kundi tinutulungan ko rin ang aking mister. Kahit siya ay nagtatrabaho, ako naman gumagawa rin ako ng sideline. Ayan, pagkasaksak ko sa power supply, sinindihan ko yung Epson, pindutin lang yung buton sa mismong harap. Ayan, may makikita kang language. Hindi ko na tinapos dyan dahil pinag-aralan ko muna siya. May makikita kang scan to install application. Hindi ko siya pinagpatuloy dahil hindi ko pa siya alam, kaya nag-i-invalid siya. May makikita kang finish setup using Epson Smart Panel. Nilagay ko sa no, preparing open scanner unit and remove all. Nag-yes ako. Did you remove all protective material? Ganyan yung nakikita sa mismong LCD niya. Salamat guys sa inyong panonood. Sa ulitin.